colored portrait ng mga magulang niya. Pero si nanay muna ang mauuna. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Maraming nagtatanong sa akin kung hindi ba daw ako nauumay dahil halos puro portrait daw yung mga ginagawa ko. Ang sagot ko, syempre, oo, dumadating sa punto na talaga nauumay na din ako. Pero iniisip ko lang lagi para hindi ako tamarin. Iniisip ko na bagong pyesa to, kailangan ma-challenge ko yung sarili ko. Alam mo yung nakakasawa na siyang gawin, pero ang pinaka-challenge dun, yung gagawin mo pa rin siya ng maayos at ng buong husay mo, kahit sawa ka nang gawin yung mga ganong pyesa. So nakaka-challenge talaga yun. Well, kung gusto nyo malaman ang kabuuan ng video na ito, panoorin nyo hanggang dulo. Siya nga pala si Sir Ernie ng Laloma, Quezon City. At ako naman si Nudge Galarpe ng Nudge sa Tutorial. Tara, simulan na natin. So bali dito, nakapagkulay na tayo ng dark brown ng Sienna. Tapos itong hinahagod natin, mix siya ng white at saka ng light flesh tone para mas mapalate pa po natin. Tapos dito naman sa labi niya, syempre kinuha muna natin yung shape ng labi niya. Nag-bloodline tayo kanina. Dark brown yung kulay nung sa labi niya, merong maroon at saka dark skin tone. Yan po yung mga transition na ginawa natin dyan sa labi niya. Base na rin po dun sa kinokopya natin. Tapos magtitira tayo ng mga space dyan para sa highlights para mamaya. Dito naman sa ilong niya, bali ang kinukulay natin ngayon dyan is brown. Iba po yung dark brown, yung po yung nasa butas ng ilong niya. Dark brown po yung ginamit natin doon. Ito po, brown lang po. Gamit yung 15RM para malambot lang siya. Tapos kung mapapansin nyo, yung hagod ko po, pabaliktad. Yan po yung tinatawag na back dragging. Pabaliktad po siya, medyo mas malambot ang pasok ng tinta nun. Mas smooth yung hagod. Kung di ka sigurado minsan sa tinta na ginagamit mo, pwede mong gawin yun para hindi ka agad siya pumasok ng solid sa loob. So, bali dito, dark brown pa rin po yung kinulay natin dito sa part na to. Hindi ko po sinasabing brown yung kulay ng kilay ni nanay. Base lang po to doon sa kinokopya kong reference. Ganito po yung kulay na nakikita ko. So ito po yung kulay na ginaya natin. Sa mga nagtatanong din kung anong set po ng ink yung binibili ko pagdating sa portrait, halimbawa mga portrait set, hindi na po ako bumibili ng portrait set kasi kadalasan noon pag bumibili ako noon, talagang hindi ko nagagamit lahat. Meron talaga mga kulay na nakahalo sa isang set na hindi mo masyado magagamit o talagang hindi mo magagamit, so matutuyuan ka. Ang discarding ko na lang sa ganun, minimix ko na lang. Gumagawa ako ng ibang kulay gamit yung mga kulay na hindi ko magamit para mapakinabangan. Hindi ko alam kung pareho kami sa ibang artist na bumibili din ng portrait set ha? Kasi sila siguro nagagamit nila lahat, pero ako talagang hindi. Ilang beses na ako bumili ng mga portrait set pero piling-pili lang yung nagagamit ko. So meron naman din tayo ngayong sponsor ng ink. Kung ano yung mga wala pa silang kulay na kailangan ko, bumibili ako ng ibang brand. Pero alam naman po nila yun kasi alam din nila na hindi pa ganun karami yung kulay na meron sila. Kaya alam ko rin na nanauunawa nila ako pagdating sa bagay na yon. So dito, nag-highlight na tayo. Ang discarding ko naman po sa pag-highlight, minsan po, solid white. Minsan naman, gumagamit pa rin ako ng hugasan pagka mag-highlight tayo. Kasi hindi naman lahat kailangan puting-puti o solid na white yung ipang-highlight natin. Minsan po, kailangan din natin ng ano, na parang wash kumbaga sa black, gagawa din tayo ng wash. Diba, puti, isasawsaw mo sa hugasan para mas lumabo siya ng konti o hindi siya ganun ka-white. Minsan naman, pwede mo siyang haluan ng gray wash para yung pang-highlight mo may pagka-gray o light gray. Ganun naman po minsan sa mga reference may kita mo para siyang light gray, hindi po siya white. Minsan naman, sawsaw mo sa puti, tapos isawsaw mo sa light skin tone o kaya sa light flesh tone kasi yun yung ano nakikita natin o nababasa natin sa reference na ginagaya natin. So, hindi lahat puti ang ginagamit sa pang-highlight. Subukan nyo rin pong basahin maigi yung reference natin. May kita nyo na talagang hindi lang puti yung pangakailangan natin ipang-highlight sa isang pyesa. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi sa inyo ang inyong munting lingkod. Basta merong handang matuto at handang makinig, hindi po ako mapapagod. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share.
Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.